Hello mga kabard, kadas! Salamat nga pala sa mga sumagot tungkol sa tanong ko last video tungkol sa SF at DF kung saan sila applicable para malaman kung SF ba or DF. Maraming salamat sa mga nagsagot para mabigyan ako ng idea kung saan ba applicable, lalo na kay Sir Mac. So, salamat Sir Mac sa sagot mo tungkol dito sa SFDF na kung saan applicable. So, applicable daw sa mga incomplete dominant mode of inheritance na Vio, Ewing, Misty, at Edge. So, meron akong Vio, yung pinakita ko nga nung nakaraang video. Tapos, meron din akong mga Ewing. Siguro, about kapag sa Ewing, lahat siguro ng kulay. Or Vio Ewing. Ewan ko lang. So, siguro kapag Ewing, lahat siguro ng Ewing, makikita kung SF or DF. Okay? Tapos sa Misty, wala akong idea na about sa Misty kasi wala pa akong Misty. Ang Edge naman, meron akong Edge pero hindi ko pa alam kung paano malalaman kung Edge yung mga African lovebirds. So, salamat ulit Sir Mac sa iyong sagot. So, ngayong video, mag-question and answer tayo na sana ay makatulong sa inyo sa pag-aalaga ng African lovebirds. So, simulan na natin ang Q&A ngayong video. Tara na, let's go! So, unang tanong kay Daddy Lotku. So, kay Daddy Kulot. So, ang tanong niya dito, kung pwede daw ba malaman ang presyo ng perso na low mute to high mute. So, kapag tungkol kasi sa mga presyo-presyo, hindi natin yan pwedeng pangunahan dito sa mga video. Ayokong pangunahan kasi mga presyo-presyo na yan. Baka magkaroon tayo ng mga problema. Baka magkaroon tayo ng mga kaaway dito. Kaya mas okay kung tutuloy na kagad kayo sa mga Facebook groups kasi sila lang yung mga makakapagbigay ng presyo sa'yo, yung kaya mo din. So, diretso ka na sa mga Facebook group para kapag may pasok sa budget mo, edi bilhin mo na kagad. So, para lang naman sa akin, wala nang bababa sa 1,000 ang mga low mute. So, mga perso, hindi na yan bababa ng 1,000. Tapos yung mga low mute, mga high mute na perso tulad ng mga opaline na perso, yung mga Ewing opa perso, mga pale fallow perso, mga ganyan, maghanda ka na lang ng 10,000 hanggang 20 pataas o kaya hanggang 30,000, depende kasi yan sa mga nag-aalaga, depende yan sa pag-aalaga din. Ayun. Kaya mas okay kung dumiretso na tayo sa mga Facebook group para may idea agad tayo about sa presyo ng perso mula low mute hanggang high mute. So, ayun, ang aking sagot sa iyong tanong, Daddy Kulot. So, next question tayo kay Larence19. Ang tanong niya dito, tungkol sa, sa hand feed. Tungkol sa hand feed, kung pwede daw ba i-recall or turuan at i-hand feed daw ang 9 months old na ibon, nahuli lang daw niya yun kasi. So, kapag nahuli mo yan, hindi yan lumaki sa'yo na mula inakay. Tapos 9 months na, siguro, 9 months, hindi mo na yung matuturuan. Kasi nahuli mo yan, hindi mo alam ang history ng ibon na nahuli mo. Kung hand feed ba siya doon sa una niyang may-ari, kung kanino na wala. Tapos, napunta sa'yo. So, hindi yan pwedeng ituruan. Hindi yan pwedeng i-recall or turuan or i-hand feed dahil matanda na yan. Mahihirapan ka lang siguro kapag susubukan mo. Pwede mo subukan para syempre masabi natin kung mag-e-effect ba yung pagtuturo mo or hindi. So, mas okay kung wag mo na lang siyang turuan kasi baka makawala pa. Sayang pa. Sayang lang kung makawala lang. Kaya, mas okay kung iti-tame mo lang siya. Mas okay na yung tame. Wag lang yung i-hand feed mo kasi hindi na siya susunod eh. Kasi matanda na, hindi siya sanay sa pagtuturo. Kaya, ayon ang aking sagot, hindi mo na siya matuturuan kapag 9 months na siya. So, ang tanong ni Estong Jedormio, ang tanong niya dito kung pwede daw ba i-hand feed ang 1 month old. Pwedeng pwede.
Kung maaalala nyo si Bayabas at si Mango, ayan ay halos 40 days pataas na, or siguro mag dadalawang buwan na siguro sila na inanfit ko eh. Kasi inanfit ko sila, may mga balahibo na sila, makukumpleto na. Lumilipad na nga sila nung inanfit ko eh. Kaya pwede pa rin ang 1 month old basta umiiyak pa rin kapag dating sa pagkain. Yung tipong, yung kung naaalala nyo yung tunog ni Mango, yung yung ganon. So, ayun, umiiyak pa yun. Umiiyak pa siya sa pagkain kasi nagugutom siya. Kapag ganon yung mga African lovers natin na 1 month, 2 months, ayan ay siguro lang ha, pwede natin pa rin maturuan. Okay? So, siguro mahirapan pa rin, mahirapan lang tayo sa pagtuturo dahil ayun nga, hindi sila nasanay simula nung inakay pa lang sila. So, para sa akin, pwede pa rin, pero mahirapan lang tayo ng konti. Pwedeng-pwede yan. So, next question tayo kay Kebs TV. Okay, ang tanong niya dito tungkol sa permit kapag bibili ng ibon. So, bago tayo mag-desisyon na kumuha tayo ng permit para sa mga African lovebirds dahil meron tayo na balitaan na may nahuli. So, kung alam niyo yun, may nahuli kasi na isang breeder na wala daw siyang permit, pero ang sabi niya kasi ay hobby lang, pampalibang lang, pero na-overthink tayo. Paano kung tayo yung mahuli, 'di ba? So mapapaisip na tayo na kumuha ng permit. So hindi natin 'yan pwede agad masabi na kukuha kagad tayo ng permit. So marami pa yang kailangan paghandaan. So, yung unang paghahandaan mo dyan, tungkol kung kaya mo ba magbayad kada magpaparegister ka ng ibon. Kasi may bayad yan kada ibon na kung anong klaseng ibon yan. Depende yan sa mga uri. Tapos, isipin mo, kaya mo bang mag-quarterly bird report? Breeding report? Quarterly breeding report? Kung kaya mo ba? Kasi kada 3 buwan magre-report ka sa DENR para i-update mo sila kung ano yung tungkol na, kung ano na nabalita sa ibunan mo, kung may nadagdag ba, kung may namatay ba, kung may binili ka ba. So, masyadong matrabaho kapag may permit ang mga ibon natin, lalo na kung hindi pa tayo, wala pa tayong trabaho na ipapangtustos sa mga ibon natin. Tapos kung masyado, kung bata pa tayo, 'di ba? Kung bata pa tayo, huwag tayo mag-isip tungkol sa permit kasi sino ang mag-aano niyan? Magulang niyo. Yung papa niyo, yung mama niyo, kung sino ang suportado sa pag-iibon mo. So, kung bata ka pa, huwag mo masyadong isipin ang ganyang bagay. Okay? Kung may trabaho ka na, kapag nakakakuha ka na ng sweldo sa mga trabaho, sige, pwede. Tulad ko, may trabaho ko pero wala akong permit. Kaya hindi ko pa masasabi kung kailan ako kukuha ng permit dahil may trabaho ako, work from home. Kaya mahirap pang magdesisyon kung kukuha na ba ako ng mga permit. Kasi ako gusto kong kumuha ng permit kapag wala na akong trabaho. Tulad kapag tumanda na ako, wala na akong pagkukuhaan ng financial. So ganun, basta. So depende yan sa inyo kung kaya mong asikasuhin every 3 months. Tapos kung may pambayad ka na mga nagdadagdagang ibon mo, ganun ba? So, ayan lang naman tungkol sa permit kapag bibili ka ng ibon. So, kapag bibili ka ng ibon, okay lang kahit walang permit, okay lang kahit may permit. Basta, kapag kumuha ka ng permit, matrabaho yan, ha? Kaya pag-isipan mo lang ng mabuti. So, next question tayo kay Ritz Kevin Ragel. So, ang tanong niya kasi dito, kung normal lang daw ba kapag nagkukutuhan sila, nagkakapoknat daw yung ulo ng hen niya. So, hindi yan normal kung nagkakapoknat. Kasi kapag nagkukutuhan lang yan, naglilinisan lang yan ng mga balahibo. Kung pagmamasdan nyo sila kapag nagkukutuhan, binabasa nila yung mga kanilang balahibo. Ayun. Kaya kung napopoknat na yung ibon mo, yung ulo ng hen mo, hindi yan normal. Mas okay kung
ano mo muna sila, ipaghiwalay mo, baka kasi magkaubusan sila ng balahibo dyan. Kaya, ayun, ang aking masasagot sa tanong mo, Ritz, Kevin, mas okay kung ibubukod mo sila or pwede mo rin silang paliguan ng washout, baka kasi may, may naano silang kuto or something na pwedeng ika-poknat ng kanilang mga balahibo. So, ayun ang aking sagot. Next question tayo kay Janiel Libutan. So, magkano daw ang bili kong ibon sa... Ay, okay. Yung mga nabili kong ibon yung last time, yung tatlong pares, tapos may inakay. So, nabili ko yung white bull na split sa ino ng 1.5. So, mura na siya para sa akin dahil... ayun nga, may trabaho kaya namumurahan na ako. Tapos, yung sunod, yung itong Vio Ewing Hen, tapos itong Green Fisher, ayan ay 1.5. So, hindi pa sila proven, mga banded pair lang sila. Mas okay kasi na bumibili ako ng banded pair para maobserbahan ko pa sila. So, itong isa naman, yung Vio Cock, tapos Green Ewing Hen, ayan yung may inakay, bali... Nakuha ko sila ng 2K. So, proving yan sa kanilang inakay na nandito sa isang cage. So, bali sa total, may 5K ako. Ay, may 5K akong nagastos dito sa ibon na binili ng aking misis. Ayan. Ayan. Bali si misis ang bumili niyan. Ako lang ang kumuha kasi hindi siya pwedeng kumuha dahil hindi niya alam kung paano yung pagbibili ng mga ibon. So, binigyan lang ako ng pera. Tapos, pinabili ko ng ibon. Ayun. So, 5K, meron ng tatlong pares plus 1 inakay. So, siguro mura na yun para sa akin kasi, ayun nga, may trabaho. Bali, hanap-hanap na lang kayo ng mga tropa nyo na nag-iibon para maka-discount kayo or para mabigyan kayo ng magagandang mga ibon. So, ayun lang naman guys ngayong video. Sana ay may naitulong ako tungkol sa pag-aalaga ng mga African lovebirds sa inyo. So, kapag may mga katanungan pa po kayo, pwede lang kayong mag-comment at pwede rin kayong mag-post sa aming Facebook group para syempre ay nasasagot din namin ng mga kabarkada mo. Okay? So, mag-shoutout sa tayo. Shoutout tayo kay Sir Mac. Sir Mac, salamat sa sagot mo kanina. Shoutout din tayo kay Larence19, kay Daryl Lasso, kay Sebastian Chris Maron, kay Wingdel Carig. Shoutout din kay Patilia Vlog, kay James Michael Salinel, kay Wingdel Carig, kay Usok, kay Estong Jad Dormio, kay Daddy Lokto, kay Velmark Ann, shoutout din kay James Louis Chua, kay Larence19, isa ulit, kay Ams Daniel P. Herrera, kay Mark Lucas, kay Kiona Kisha, kay Stephanie Jaramiel, kay Nognog TV, kay Gabrielle Caman, ayan, so shoutout kay Gabrielle Licaman. So, and then shoutout kay Joed Zamora, kay John Dave Jesus, kay Jay Zoleta. Shoutout din kay Harry Francisco, kay Kyle David, kay Geraldine Virtudazo, kay Ron N. Matan. Shoutout din kay Noberto Mahalin, kay Dennis Balabas, kay John Kerr Panganiban, kay Angelo Briones, kay John Arthur Rosalda, kay Amihan Sangre. Shoutout din kay Apollo Vix Vlog, kay Matthew Randolph P. Maravilla, kay Kimuel Maranata, kay Rosano Alon, kay Mark Hey Harvey De La Cruz. Shoutout din kay Lance Rian Reyes, kay Joaquin Enwon, kay Angel Marvi Salonga, kay Florence Aquino. Shoutout din kay Angelo Rojas, and shoutout kay Enzo Maka. So, syempre, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. So, ayun lang naman guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta, mga kabarkadas. Salamat sa mga tumutok hanggang dulo ng video. So, mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.